Menang ini nih. Kenapa Adidas? Yang sini lah sih. Naik. Udah macam kedera. Gue juga nih kok. Enggak lagi yang berlaku biar nih. Hello mga warriors, good morning. Andito na naman po tayo. Tatagan gid kayo ko. Hello mga warriors, good morning. Andito na naman po ang inyong reyna ng mga bato. Si Kidney Disease Warrior. From my sa previous video ko po, sa previous vlog ko, pinag-usapan natin ang yung experience ko nung time na nagkasakit ako, at the same time buntis ako. So i-close muna natin ito kasi may disturbo sa labas. Ayan. So ngayon po, continuation po ang aking vlog ngayon for today's video ay i-share ko na naman sa inyo yung time na nakunan ako na nasiraan ako ng bait, nag-seizure, na ICU, then look at me now, I survive. So ganyan po kaya tinatawag tayong kidney disease warrior kasi fight lang. Palagi tayong lumalaban sa pagsubok ng buhay. So, eto po, mag-start na tayo. Nung time na nakunan ako, doon kasi ako sa bukid doon nung time na yun. Yun, gideliver ko talaga yung bata. While ga-dialysis ako, yun, nag-contract yung chan ko. Bigla siyang sumakit. So, ayun, gi-stop yung dialysis ko. In the middle of dialysis, gi-stop yung dialysis ko. Tapos, pinunta ako sa delivery room. And then, gi-check nung OB-GYN ko. Sabi niya, kailangan talaga natin i-deliver to kasi nag-contract na. Sabi niya ganun. And then, I told the doctor na sana po doc ay ma-survive pa siya. Sabi ng doktor, walang problema. Pag may movement, may we will try our best para ma-survive yung bata. So, ayun na nga, gi-deliver ko yung bata. Gi-general anesthesia ako. So, maraming doktor, yun lang ang natandaan ko. Maraming doktor nakapalibot sa akin, mga nurses. And then, when I woke up, ayun, nakalabas na yung bata. bali tapos na lahat, pero yun nang na-deliver ko na yung bata. Sabi ng doktor, Sheila, yung baby is not moving anymore. Hindi na talaga natin siya ma-survive. Wala na talaga siyang movement, kaya ayun. Kinuha na talaga siya ni Lord. So, after nun, pagka tomorrow, yun, ki-dialysis ulit ako. And then, 1 week ako sa hospital. After ng 1 week, ayun, umuwi na kami sa bahay. Doon pa rin, doon sa bahay ng panugang, nung in-law ko. Doon kasi kami gastay noong time na nandun na kami sa bukid noon. So, after kami na discharge, napunta ako umuwi kami diretso dito sa Sultan Kudarat. So okay man ang pakiramdam ko nung time na yun. But when we arrived, nang nagdating kami sa dito, yun, nag-seizure yung kamay ko. Akala ko lang wala lang. So, hindi ko na alam. Basta, bigla na lang siyang gaganon siya. Tapos, yung dalawang kong kamay, hindi ko mapigilan bakit siya pag gaganon ga seizure yung kamay ko. And then, yun, umaakyat na dun sa bibig ko. Bigla na lang nanigas ang bibig ko. And then, bigla na lang akong natumba. Parang nawala na ako ng malay. So, dun, parang
wala na yung paningin ko, nawala na ako nung malayon. Dinala ako diretso ng asawa ko sa yun, pinagtulungan nila ako, dinala nila ako sa ospital. So narinig ko ang mga tao sa paligid pero hindi ko sila masagot. Pero naririnig ko sila na ayun, very parang takot na takot na sila kasi hindi na ako humihinga, tapos hindi na ako nagsasalita, tapos yun, bumubula daw yung bibig ko, nag-seizure pa rin ako, yun. So nung doon ako sa emergency, yun, gi-intubate ako doon, gi-intubate, gi-catheter, tapos yun, sabi ng dito na sa district hospital, sabi nila kailangan ito madala sa ibang hospital kung saan siya dialysis, kasi dialysis lang ang gamot nito. So ayun na, gi-refer nila ako dun sa hospital. So dun sa hospital naman, sabi ng doktor kailangan daw ako ma-ICU. So ayun, naka-intubate ako, naka-catheter, naka-NGT. Andun sa ICU, mga 2 days ako doon. Luckily, 2 days lang. At sabi ko, tanggalin na ito lahat kasi okay na ako. Hindi kasi, parang, ang sakit kasi dito, grabe ang feeling ng intubation. Masakit masyado. Hindi ka makapagsalita. Tapos sabi ko, tanggalin na lang yung catheter. Hindi ako nagsasalita, gasulat lang. Tanggalin ang catheter kasi hindi man din ako nakakaihi. Sabi kong ganun. So tinanggal nila ang catheter. Ang NGT naman, yun, palagi pa rin akong ga-NGT. Tapos after one day, sabi ko, tanggalin na ito kasi masakit na masyado. Sabi ko, dun sa sulat ko, gisulat ko lang na tanggalin na nila kasi hindi ko na kaya yung masakit na talaga masyado. Uncomfortable talaga ako. Tapos yun na, okay man ang pakiramdam ko. Tinanggal nila. Ga-respond naman ako. So yun, nakalabas ako sa ICU. 2 days lang yata ako doon. 2 days lang or 1 night. So I'm still blessed. Nakasurvive ako doon sa ICU. And then continue pa rin ang aking gamutan and dialysis. And then, after nung nakalabas na sa ICU, hindi ko alam kung yun ba yung epekto ng anesthesia or ano. Kasi, sabi ng asawa ko, para daw ako nasisiraan ng bait. Kahit ano daw ang pinagsasabi ko. Naalala ko yung sinasabi niya na kahit anong pinagsasabi ko, hindi ko lang makontrol kung anong ginaisip ko. Hindi ko makontrol anong pasok sa isip ko, ginasabi ko. Sabi ko, kahit anong sinasabi ko, hindi ko alam kung tama ba yun o mali. Basta sabi ko, example, yun ang naalala ko. Bakit kumuha kayo ng maraming tilapia? Sabi ko ng ganun. Yung kuan, kahit anong pinagsasabi ko, mas mapasok sa isip ko, ginasabi ko. Sabi na, kaya yun, nagtataka ang asawa ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit kahit anong pinagsasabi mo, hindi ka na namin maintindihan. So ayun, parang sabi na parang nasisiraan ka ng bait kasi matutulog ako minsan pag gising ko, yun na kahit ano na pinagsasabi ko. So sabi na sa ako, siguro kuan epekto yan ng anesthesia o ano. So nagpa-check up kami sa neurologist. So ayun, gi-CT scan ako para malaman kung ano talaga. So ayun, ang sabi ng neurologist, may something doon sa utak ko, kaya binigyan niya, nirisitahan niya ako ng maintenance para sa utak ko, para daw hindi na rin ako mag-seizure. So ayun, continue pa rin tayo. Until now, masasabi ko that was my second life. Kasi ayun, ang mga pangyayari, hindi mo talaga akalain na masusurvive mo talaga yun siya.
And I'm still very blessed na nandyan pa rin ang God. He's always there para i-guide ako, para hindi niya ako iniwan. Nandyan talaga siya. And my family, my husband, very supportive. Yun lang po sa araw na to. Ito po, yun lang po ang mga i-share ko sa inyo, yung mga nangyari sa akin. And now, I survive with that situation. So, patuloy pa rin tayo sa ating gamutan. And thank you guys for watching. Hanggang sa muli. Good day again, my warriors.